There are other places too. First time mo ba pakinggan yung song? Pakinggan ni Dave. Walang basis. Pakinggan mo ba pati yung song? Ah, this is amazing. Tingnan mo na ilan yung inti ha. 9, 5, 4, 3. So ito yung mga topics natin. Warn and we're live. May kasama na kami babae ngayon sa bukas. Yes. Yes. Paano ba to? Eh yes. Ano mo? Nasa ano ba to? Tama ba to? Alin? Yan, nakikita ko na dito. Ayun. Yan, ban. Ah, tama na yung mga pangalan. And, okay. Di na tayo Sausage Fest. Online na agad si Char. Weird. May sakit yata si Char ngayon. Sina? Si Char. Sina? Nag-message siya bigla eh. So, saan? Sa Skype. Ah, sa Skype. Oh, bakit so, ganito wala siya dito? Saan? Friday Night Vlog. Yan! Si Bitter Kindness yan. Ah, ito. Hindi, but Bitter Kindness? Eh, bitter si Char. Ah, okay. Akala ko ito yung post ko, eh, para pala to. Hindi, sabi ko online na ako. Ayan, so... Delete my number and keep the baby yung sa kanya. Sa akin ano naman, yun? I'll go to your house and still with you nightly. Ano ba yung mga pina... Ano ba yung mga pinagpo-post niya na ano? Ano ba? Call me maybe versions. Ha? Aside yung pinaka... kilalong version ngayon na ah. Ang pinaka gamit na version ngayon yung I just met you and this is crazy, I got your number palud ng 20, luma na yun. Medyo gas-gas na yun, gas-gas na yun. Ito kay Char yung sa akin ano, hey, I just met you and I am crazy but I got your house number and I'll sleep with you nightly. Well, so, I'll creep into your bedroom. Kaya yung kay Char, no, delete my number and keep the baby. Anyway, welcome sa Friday Night Vlog. Dahil lang! Friday Night Vlog. Nag-umpisa na tayo? Yes! Kanina pa. Ah, kanina pa! Ah, okay. Scripted na. Scripted na. Discussed na yun. Iba naman. Iba naman intro. Hindi, yun nga yung ano natin, di ba? Next week, isip tayo ng bagong script. Hindi naman gas-gas kasi last episode hindi naman ako gumawa ng ganun. Ang ginawa natin last episode. Pero nagawa ko na sa previous episodes. Yung previous episodes naman yun eh. Hindi naman to episode na to eh. Tatanggal na ako. Wala na. So, ako si Alvin. Siya po si Vanessa. And Vanessa. Shit! Chicks! Sa makas! Sa makas! May babae na ulit! Sa makas! Okay. Well, kilala mo na naman ako, di ba, Bane? So, of course. Kahit pa paano, matagal na rin tayo nagkakausap. Weh! Actually, ano, kasama ko siya nung pumunta ako sa, ano, sa Showtime. Yung ginawa mo sa Showtime? Aba, sumali kami sa contest. Mga cosplayers yung tinawag. Pero inis na ako yung magsuot dahil syempre matanda na ako, ugod-ugod na nagsuot? Ako. Ang nagsuot yung ano ko, yung apprentice mo. Kasi contestant si Vanessa. Oo. So ano pang nickname mo, Vanessa? Vanes mo lang. Hindi, ang talagang ano niya, nagko-compliment talaga kasi kami. Ako ay Van, siya Vanny. Ako Vin. Huwag mo nang pagpilitan yung sayo. Naligaw kasi yung bawel. Oo. Naligaw yung bawel. Vincent. Ivan, Bane, Alvin. Oh, lagi may V. So kung meron tayo V1 at V2, ito yung triple V. Pwede. Triple V. Para Vin. So kumbaga ano tayo? Threesome tayo. Oy. Threesome, syempre mag-tatlo! Okay. Tatlong V's! Okay yung ganyan, Ivan, pag wala tayo kasama eh. Hindi! Pag may kasama? Kasama nga natin siya, doon sa triple V. Oh, triple V. Okay, kaya nga, threesome tayo as a V. Ayan! So may comment na kagad tayo, mga nag-abang. Okay. So, Ravi Roy, hi daw.
Uy, si Ravi Roy Fernandez, ito yung taga Davao, no, yung may-ari ng computer shop. Tama ba? Oo, siya yung ano, siya yung correct na kami, Ravi. Nagalata sa atin nung nag-Skype sa atin dati. Oo, kasi naglalaro daw siya. Ngayon, tanungin mo muna nga kita, Banek. Ikaw ba yung nanood ng mga past episodes namin? Hindi. Malamang hindi. Hindi, ano lang. Baka di ako pumayag mag-guest dito pag nanood yan ng past episodes. Oo, ganun ba? Nalaman niya kung gano'n tayo naghahanap ng female guest. Or ilang episodes. Or tapos matatakot na siya mag-guest sa atin. Hindi, actually, parang ang nangyari yata, iba. Kahit nag-send tayo ng pic ng ng video natin, yung mga past episode natin sa kanya, akala niya, hindi tayo legit. Illegit daw tayo. Okay lang kahit para kahit papaano naririnig mo pwede mong ibaba pa muna, wala pa naman tayong callers so office. Yes. Okay. Baka madedelay kasi medyo delay yung okay. Sound. Okay, Arian Gonzaga, hi guys. Bakit wala yung Get on My Horse opening theme? Kasi late ka. Oo, meron yun po yun. Tayong Hindi po nawala yun, lagi na lang meron doon, late ka lang. Naman kanina. Oh, alam nga niyo, lemonade nga lang daw na intindihan ni Bad. Uy, si Ravi Roy Fernandez, ang sabi niya, nood daw muna siya, saka siya raw maglalaro ng Merc. Mercenary Online. Oh. Relax muna. Kasi, yan. Phantom yung isa naming irregular co-host, si GM Ray. So, GM siya, Game Master siya ng Massive. Nagkaroon tayo ng guest na female na hindi si GM Ray. Bakit? Marami naman tayo naging female guest. Hindi, for a while kasi medyo naging sausage fest tayo. Either sausage fest or GM Ray. Pero nagkaroon tayo ng sausage fest na for the girls. Si Louie. Pareho lang pa rin sausage fest. Bakit? Puro lalaki pa rin tayo nun. Oo nga. Uy! Si Omar Al-Abaydani. Si Zombie Boy. Okay, good evening everyone, it's showtime, and good evening to Kuya Ivan, Kuya Alvin, and Miss Vanessa. Wow! Ang sweet naman ng mga tao. Si Ravi ang tawag din, Miss Vanessa eh. Ang tawag din ni Omar, Miss din. Tayo ba tinawag tayo? Day lang! Oras na para pangalandakan mo ng katotohanan. Ano pa talaga? Lalaki po si Vanessa. Yung ba yun? Oh, hindi. Anong katotohanan ang gusto niyong marinig? Ano ba sexual preference mo? Oh, bago kami umasa dito na meron kami kasamang babae, baka mamaya iba pala trip mo, edi... Actually, parang sausage fest lang din ito eh. Bakit? Bakit? Lalaki, babae ba trip niya? Ano ba talaga? Hindi, straight ako. Straight ako eh. May tanong si Ravi, pwede daw ba mapanood yung link na episode na tumawag sila? Oo, sa YouTube. Pwede. YouTube. Puntahan nilang yung aming channel sa YouTube. Tempest Films PH. So, nandun po yung past episodes. Kung gusto mo, panoorin mo na rin yung iba pang episodes namin para at least medyo malaman mo rin kung paano tumakbo ang show namin. At umabot kami ng ganito katagal. na actually, we're just Paano yung episode natin to? 16? Pang 16. Hindi, 17th na. 17th episode na natin ito. Fucking... Si Louie... 16 na ba? Sweet 16 na tayo ngayon. Kasi di ba first episode of 2013 is 13. Tapos... Oh, 16. Apat, so 16... Sweet 16 natin ito ngayon. Okay. Buti may babae tayong pasamang host sa Sweet 16. Kundi ang awkward na Sweet 16 yun. And Felice Grace Bueno Bean. Yun, a while since I've watched FNFB, Miss Vanessa is on. Kailan ba siya nag-i-off? Tapos ang sabi pa niya, glad to see a female cosplayer. Bakit? Pag lalaking cosplayer, ayaw nyo? May ka-cosplayer ka kasi so di rin nila nakikita. Kung babae yung lalaki. Oo, malay nila. Sabagay, kapatid kong babae, cosplayer din na Mecca. So, yun nga, di nila alam. Tawag sa kanya, kuya. kuya, sino kino-cosplay mo? Pero hindi nila alam, babae pala yung nasa loob. Ang sexist din ng mga pang-cover. Oo. Yeah, so, may female cosplayer tayo na alam nila na female cosplayer talaga for reals. Yes. Hindi, nagme-Mecca ka ba?
Hindi pa. Ilang taon ka na sa cosplay? 1.5 na. So halos ka edaran pala niya si Liwi yung past guest natin. Sayang hindi mo napanood yung ano yun. Meron kaming pogi cosplay dito. Pogi cosplayer. Bukod sa amin, ni Ivan. Hindi, I mean, muna, hindi tayo sabang, pogi. Cute lang tayo. Hindi ako pong cosplayer kasi hindi naman cosplay. Hindi ka pa cosplayer. Ako, ayan. Cute cosplayer lang ako. Yan, nasa marquee pala sa baba. Mm-hmm. Nasa baba. Makikita niya sa baba. Nandiyan po yung Skype and yung Facebook and YouTube page. Mm, so, yan, nakasulat. Yung sa marquee, yung gumagalaw na yan. Baka pa yung galaw? Hindi, pag ganun pala. Yung gumagalaw. Ayan, yung gumagalaw na yan. Yan, so youtube.com/tapasfilmsph or yung Facebook namin or yung Skype na Friday Night Vlog. Pwede kayo tumawag. Tawag po kayo, ask us anything. Pwede nating i-hot seat si Vanessa. Ay, oo, matagal na natin hindi ginagawa to. Hot seat. Pero, dahil lang, ilabas natin ang ating high-tech na placard. Nabuhay, nabuhay. Ito yung CG. Oo. Okay, dahil lang. Computer graphic yan. Ayan. Padaanin natin, Hindi, okay. wag, ganyan lang. Okay, sige. Touch screen kasi ito eh. Touch screen yan. So, pag nilaki ako, nilita ko. Ito yun lang, natatakpan mo yung guest natin eh. Ayan. So, drag natin. O, drag. Tapos, so, swipe. Umiikot siya. Yan yung CG. Kasi last week, nawala po to kasi si Ken pinakahiraman. Oo. Nag-bug po yung application. Kaya so, hindi namin magamit yung application. Hindi namin magamit. Kasi di perfect Chinese siya. Akala niya marunong siya mag-code. Hindi. Ayun, nag-bug. Tandaan po natin na lahat ng galing sa Chinese. Ay, wag ganyan. Yeah, ay, so ask us anything. Ask us anything. Pwede kayo magtanong ng kahit ano. Pwede nating i-hot seat nga. Okay, i-hot seat na natin. Ngayon lang, meron ako napansin kay Bane. Ano? Saan ang galing yung tatak dyan sa kamay mo? Dun sa Lasal. Mag-convention ng last week ah. Hindi, galing ako sa Lasal kanina. Anong nangyari sa Lasal? Hindi ba sa ano yan? Sa may ano? Yung event last week? Oo nga. Mga 12. Hindi pa nag-iilog kung bata to. Hindi naman ako nasa. Saan niya galing? Yung sa Lasal nga, yung kanina. Pinuntaan so, namin ni Ken. So, kamusta naman yung event? Actually, late ako eh. Pinuntahan niyo nino? Ni Ken. Ay! Si Ken kasi yung nagsundo. Ay, nako! Alam ba yan ni Aryan, ha? Matinik. Alam ni Aryan kasi nandun si Aryan. Matinik. Tumutu time ka. Ayan po. So, ano nangyari sa inyo ni Ken? May ano nangyari sa event? Ano nangyari sa event? Bakit ano kagad? Tanong kagad si Ken? Hindi, kasi kasama niya daw niya si Ken. Ah, okay. So ano nangyari sa karanasan nila sa event? Hindi, wala akong napanood kasi late ako. So bali tapos na. Dapat taka ba? Uy! Hindi! Balita ko, meron daw tayong kaibigang nanalo ro. Sino? Si Ken daw, third place. Nanalo ka, Ken? Oo. Yes. Kapal mo ka, tapos sumasali ka ba? Nakapagtataka nga eh. Ito yung ano ha. Di ba meron tayong pinag-uusapan ng tungkol sa pagko-cosplay. Ang pagko-cosplay, nagsusot ka ng costume. Anong ginawa niya? Naghubad na naman. At sino ka na-cosplay niya? Ha? Sanusuke, pero nagtanggal siya ng top. Kaya ending, nakahubad na naman siya. Sige nga, sa parte ng manga naghubad si Sano? Meron may battle word. Isang parte. Tinatanong kita. Tinatest ko ngayon kung kaya na i-characterize si Sano. Yung ginawa niya si Kenshin. Ha? Kinaspe niya si Kenshin? Hindi, nung kinaspe niya si Kenshin. Ah, okay yan. So, hindi naman siya nagtanggal ng top nun na. Hindi nagtanggal, pero na-battle worn siya to the point na natanggal yun. Pero si Ken kasi, hinubad na rin. Hindi pa siya battle worn kasi ito yung nakapagano. Bagong laba, yung costume niya. Eh, di ba si Sano dapat madungi sa ano? So, bagong laba, hinubad niya. Baka ano? Parang sparkling sa anime. Hindi siya sparkling sa anime. Meron baka, ano? Hindi patuyo. Kaya niya tinanggal. Hindi. Magko-cosplay lang yung batang yan. Gusto nag-cosplay niya. Ka ba kanina? Hindi. So pumunta ka na talaga. Pero late pa. Pero dapat ano yung isusot mo? Ano? Si Karin sa Naruto. So, wow, nangangagat. Layo tayo. Hindi ako yung nangangagat. Ako yung kinakagat. Pakagat. Pwede pa. Ano nga? Ivan. Ivan. Pagkandi ko, Ivan. Kinala ka na.
Isang klaseng example ng D.O.M. Ay, nako. Magpaalam muna. Magpaalam muna. Iha, may load ka ba? Alvin. Alvin. Oh. Bago lahat, inatawa ka na. Secret. Hindi, tinatanong ko lang for legal purposes. Pwede na yan. Pas na ako na yun. Ah, okay, okay. Pero legal na yan. Matanda siya sa akin. Hindi. Hindi ko alam. Mas bata. Mas bata siya. So, okay, gets. Nahinoo. Okay, may comments tayo. Ray Ryan. Ah. Yan, good evening, new viewer here. Oy, bago! Si Aleja Infante. Hi, guys. What's up? Si Otakista. Link ka na naman. Na naman. Ravi Ray Fernandez. Sige po, guys. Gusto ko lang i-share sa group namin na Taylor Gang. Ayan po, nasa baba. Pwede nyo panoorin yung mga past episodes. Pwede rin i-check. At pwede rin ngayon tumawag sa Skype. Feliz Chris Bueno. As cosplayers, what is the most overdone cosplay character that you've seen? Mamaya po natin tatalakayin yun. Actually, mamaya, ang topic natin ay gas-gas cosplay. Gas-gas cosplay. Bakit gas-gas cosplay? Kasi, overdone naman. So, overdone. Oo. So, pinakamalapit na ng term for overdone is gas-gas sa Pilipino eh. So, ano yung mga madalas natin makita? Ano na ba yung mga hindi na effective pagdating sa competitions? Oo, yung sobrang dami na nila na kinukosplay. Ano ba yung nakakasuya na... Ito yung sa akin. Sa ano? Kung ano? Hindi. Mamaya natin i-discuss. And... Tapos syempre kailangan alamin din natin kay Bane kung ano pa yung sa tingin niya yung gas-gas din. O ano yung komento niya doon sa mga bagay na yon. Yes. Pero a little bit about yourself muna, Bane, para at least man natin sa mga viewers. So legal age, pero hindi siya mas matanda sa akin. Working, not working. Working. Pwede. Graduate. Pwede. Mas bata pa sa akin. Pwede. Hindi ko masasabi mas bata siya sa iyo eh. Kasi di ba ang terminolohiya mo eh 21 ka pa lang. Eh 21 naman talaga ako eh. Mas matanda sa iyo. Ay, matanda ka sa akin? Shit. 21 ka talaga? Gusto mo eh. 1000% dito. Kita mo? Yun din eh. Ako nagpapakamatanda na ako ng damit para magmukha akong matanda talaga. Ikaw? Hindi ako nagmamabata kahit ipakita ko sa inyo birth certificate. Ba't ka naka-shorts ngayon? Ha? Ba't ganyan yung hairstyle mo? Kasi, kanina saka po, bakit ka pa nag-diamond peel? Ito po yun. Bakit ka pa nagpapawisan? Kasi ba, hindi tayo nag-diamond. Bakit ka nag-ano? Ito kasi, isa-isa ko. Kaya po ganito yung buhok ko, kasi nag-present ako kanina sa office. Na-corporate ako to, kaya umuwi pa para magbihis. Kaya po ako naka-short, kasi nakalimutan mo magpantalon. Hindi, kasi nakaslaks ako kanina. Ang hassle maghagilap. Tapos yung pantalon, paplansyahin pa yung shorts, okay lang na medyo gusto. Bakit ako? Nakaslaks din naman ako. Nakapolo rin naman ako. And nakapants ako kanina sa leather shoe. So, gusto ko magpalit talaga na maginhawahan ako. Kaya po ko... Diamond pin. Eh, kasi din ako nagtatrabaho. Shit. Okay! Hindi! Magagasgas yung mukha niya. Every week, diamond peel? Hindi! Di naman. Every two weeks. Di! Di na alam! Defensive! Tapos sabi mo sa akin, tabi po ako mata ka dito, pre, wag! Kaka-diamond peel ko lang. Oh, wala akong ganun ah. Makikita niyo naman pag nakakapilo ako kasi magkakaroon okay, may comments! Jump pilapil! Woy, Vanessa! Batiin mo kami! Lumayan! Tokumei Numei! Wala akong makita sa Firefox! Siyempre, Ben Kenshin! Wag yung mga comments na yan, wag na yan. Wag mamayaya. Hayaan mo silang tumawag. Tawag kayo! Wag yung mga ganyan. Wag i-comment. Tumawag kayo. Jeepri, saka 13th Arcana. Ano nga ba yung 13th Arcana sa Persona? Si Death yata yun. Hindi ako 13, sure eh. 13. Nakakalimutan ko. Hindi naman siguro si Teddy. Hindi, di naman naglalaro ng Persona yun. Oo. Oh. Yung masamuna yata. Hindi ako lang ako sure eh. Hindi, Arcana nga eh. So, Hermes. Hermes. Si... Hermit. Hermes. Full yung una. The full. Una yun. 13th is... Death yun. May color daw tayo. Okay. Color! Hello! Mag-video call lang tayo! Sino yan? Ini-video call mo ba ako? May video call nga ba tayo?
Yes, meron tayong tawag. Ah, ganun tumawag. Sino yan? Hindi, imposible siya to eh. Hindi naman si Karina to. Hindi si Karina yan, late yun. Ah, si Aryan! Okay, palitan ng name, palitan ng name. Unang tawag si Aryan kagad, may maganda Aryan! Na, may maganda na ang sa kasama ngayon, tapos bigla, Aryan? Chopping yun nga, disappointment, bigla siya yung kagad yung una. Ay, Aryan! Chopping si Aryan. Hi! Aryan, chopping ka. Kaya narinig ko naman. Hindi yung tura niya, choppy. joke lang, Aryan, joke lang. Aryan, kamusta? Huwag ka magpag-yut! Ayun, alam namin pagod ka. At saka, allowed ba yung ginagawa mo dyan sa opisina ninyo? Yan ka na naman eh. Medyo. Okay. Uy, pagod, may sumisilip dyan sa likod mo. Boss mo ba yan? Ano? Ha? Pinagod ka ni Ken? Asa naman? Oo, kanina. Ah, pinagbuhat ka ng gamit? Hindi, pinagod niya ako. Galing-galing niya kanina eh. Alam mo, Aryan, pag-uusapan natin yung picture Aryan mo na kung saan hinahawakan mo yung abs ni Ken noon, nagmumukha ka lang manyakis sa matandang balaga. Aryan, hindi effective. Oo. Hindi ka makagawa ng issue ng pag-ganyan-ganyan mo. Oo. Huwag mo na subukan. Kung ako sa'yo, Aryan, gawan mo ng direct approach. Alam mo naman siguro yung direct approach. Sinusubukan mo mag-inwendo, tapos gumagawa ka ng issue online, huwag mo na subukan. Huwag ganun. Kasi, ang gawin mo kasi ganito. Ito kasama namin yun, nakita mo yung mukha niya sa mukha mo. Di, joke lang. kasama niya si Ken kanina. Oo, magkasama sila ni Ken papunta dito. Magkakait sila. Mm-hmm. Mas abot niya si Ken kaysa sa'yo. Hindi eh. Wala ka ganun siya. Ay, kasama nila ako hanggang libertad, no? Hanggang libertad. Pero ano mo ba kung ano nangyari pagkatapos ng libertad? Punta na dyan. Oo nga. Tapos, yung humihiga si Ken, natabi halibane. Ha? Ano yun? Kasi may tinatanong. Ken, ano ba magagawin mamaya? Ano ba yung mga pag-uusapan? Ken, ano sinasabi nila? Hala. Aryan, papakit si Aryan. Aryan, naririnig mo ako? Oo. Ganito lang yan. Kung gusto mo talagang masilo si Ken, napakadali lang naman eh. Pakita mo, or gawin mo sa harapan niya mismo, yung profile picture ano mo ngayon. Ano, wag yun! Buti nga nakatakit eh, pag humarap yun, baka di ka. Ano yan, Nunal? Ikaw, Alvin, ah. Ano yan? Kagatalan ba? People! Huwag ka na masyadong lumapit dahil wala rin kaming makikita. Basta buti nakatagilid. Oo. Ano ba yun? Kasi pagharap, hindi na siya humihinga nun. Hindi. Yun nga eh. Pag nakaharap siya, parang likod lang. Sige lang. Mag-enjoy lang kayo dyan. Hinihirita ka namin, Aryan, kasi wala ka dito eh. Oo. Alam mo naman kami, kapag wala ka, pinagtitripan ka namin. Pinagtitripan namin yung wala. Oo. So, Aryan! Kung sarado kayo pagbalik. Hindi mo naman may abutan. Oo nga. Ayun, Aryan! Kamusta ang araw mo ngayon? Hindi, kasama niya si Ken. Siyempre, masaya. Kapagod, pero masaya. Masaya din sa Lasal. Kamusta yung event? Konti lang yung cosplayers, pero magagaling. Hindi kasi namin maasahan itong guest host eh. Pumunta doon, late pa. Ay, sorry. Maswerte sila, wala ako. Yeah, kapag nandun ako, sigurado panalo pa. Kamusta yung event, Aryan? Yung lugar, yung masaya atmosphere? Yung lugar, okay naman. May maraming space para dun sa ano, dun sa cosplayer, sa yun din yung last year, di ba? Sa mga booths. Ha? Yun din yung konti lang area last year. Ay, wala ako last year. Wala siya lang. Ah, malamang. Yung sa may tapat banda ng elevator, yung bandang gitna na anong building yun? Yuchenko? Yuchenko. Si Yuchenko building. Maluwag siya, pero maliit lang yung stage. Pero maluwag siya. Yung everything. Actually, last year kasi nandun din ako. Doon namin nakilala si Ken. Oo. Wala ka nun. Nakalimutan wala kang special beginnings si Ken. Nakalimutan mo batiin si Ken na happy ano 1 year of being scouted for 10 years. Oh, hindi. Matagal na si Ken. Oo.
Tagal na yung 1 year niya, noong December pa yun. Ibang mm-hmm. event yun. Ibang event pati yun. Ah, iba yun ba? Sa, ano, okay, yun okay. Sa De La Salle. Yung tatao lang na Lasal din. Ano February yata yung Art of Cosplay. Ah, okay. Well, anyway, masaya yung event. Konti lang yung mga sumali, pero medyo tight yung labanan. Well, may nagko-comment dito, Arian. 13th Arcana. Hang cute ni Arian. May fun sa show. Ah, ayaw ko na yung 13 Arcana. Ano? The Devil. Basta yun. Ang cute daw ni Arian. Hindi niya masabi... Talagang nag-post. Nag-post pa. Alam mo, Arian, hindi niya masabi yung ang cute mo ng diretsahan. Ginawa niyang hang cute. Oy! Oy, parang oy, meron ko ano, Diyos, sa daw ako. Oh, parang nag-cute ka daw, pero maanghang. Oo. Hindi, hang cute eh. Parang hang gusto mong ano, bitayin. Oo, oh, hang cute. Metali hindi niya masabi sa ng diretsahan. Tapos mo yung sasabihin, pag ano, pag nakabitin na siya, ang cute-cute mo, Arian, kapag ganyan yung itsura mo, ganyan ka na lang, ha? So, ano sa mga galing nyo? Pero, Arian, aside from, ano pa ba yung, ano, ano pa ba yung iba pang napansin mo doon sa event? Wala, na-distract ako ng abs ni Kine. Dahil nilabas na naman yung abs niya, hindi siya naglagay ng bandage doon sa karakter niya. Eh, yun naman kasi yung pampanalo niya eh. Oo. Di ba nga, iba nga ang ano natin. Dapat talaga chini-cheesebox sa dating si Ken eh. Hindi. Hindi talaga. Chakilang cheesebox yan. Oo, lantad na yun eh. Oy, si Ken, ang cosplayer na kung saan, hindi siya nagsusunod ng costume. Naguhubad ng costume, kaya nananalo. Arian, may comment dito. Darren Jan Abueg sabi. Ne, sabi ng kuya ko, ang ganda-ganda daw ni Arian. Diyosa daw. Maniwala naman kayo. Diyosa? Diyosa. Yeah. Hindi, Diyosa. Ano to? Oh, yeah. Satanista to. Ito, ay. De, Arian, sa totoo lang, hindi ka Diyosa. Ang enong pool. Ano nga? Huwag ka magpupura ng ganyan dito. Oo. Mababait kami. Don't say that bad word. Mababait say kami. Say fruta. Instead. Fruta. Or utang ng ina mo. Utang ng ina mo. Wag ganyan mura. Ano ba yan? Ulap. Ulap. Diyosa ka daw eh. Si Ulap, eto, ningangat-ngat yung pa ako. Ano to? May kulto yung kuya nito si Darren. Darren, pagsabihan mo yung kuya mo ah. Oo nga pala, sino naman yung... Ay, Karen. Ba't parang maraming nakikinood sa likod mo? Wala. may nagbi-meeting sa likod ko eh. Ah. Kapalo mo nga nito, may nagbi-meeting sa likod mo, tapos saka ka kong bumibidyo ko. Ibang team naman yun eh. So okay na mag-blackball, basta ibang team yung nagtatrabaho. At, hindi lang, ano ba siya, team leader? Ewan ko dyan. Ng call center. Kaya okay lang na hindi mag-receive ng calls. Hindi, ewan ko dyan. Ano yan? Ano nga ako? Call girl ano? Nga ako, hindi, joke. Call girl call daw girl. Siya. Siya yung, ano, hindi, yung trabaho ano, niya. Finance specialist. Ano na siya, namemera. Siya yung, ano, yung sa mga website na merong, ano, chat with me. Namimigay nga ako ng pera eh. Namimigay ka ng pera? Wala ka, di ka tapos. Kailan mo kami binigyan? Sige nga. Sige nga, sige nga. Okay. For copyrights. Copyrights. Anyway. Di ba ano, baka naman ano ah. Huwag ka. Katrabaho mo yung hinuli sa Malaysia. Narin yan? Ah? Yung pyramiding hinuli sa Malaysia. Anyway, kailangan natin putulin. Bakit? Kasi nag-comment na si Karine. Hindi, huwag na. Wala pa namang tawag eh. Eh, kasi baka na tumawag to, mas maganda to eh. Mas gusto kong tumawag siya. Eh, kaso, ayan. Wala, baka yun, may two questions ako ah. Oo, sige. Questions mo nga pala. Okay, go. Question number one. Ivan, ba't wala ka kanina? Kasi po, meron. Actually, meron akong mga inaayos dito sa ano eh. Sa studio kaya wala ako kanina. Instead na pumunta ako doon sa event, I was busy finishing some projects at saka may inayos ako dito sa
Scojo. Yan. Question number 2. Namiss mo si Ivan, no? Question number... question number 2. Para kay ano? Para kay... Vanessa. Mm. Wow naman! Anong tanong mo? Ano? Sa team mo, Vanessa, ano na i-contribute ng cosplay sa taxation ng Pilipinas? Whoa! Oh, shit! Actually, ako, kaya pong sagutin yan. Hindi, si Vanessa. Taxation! Hindi, ano, ginaganyan ka niyan kasi kasama mo si Ken. Oo, saka ano, saka win-win lang niya yung buhay mo dahil ganting na niya sa'yo. Oh, okay, go, sagot. Wala naman akong ginawa kay Ken eh. Taxation sa Pilipinas? Sa taxation? Anong uri ng taxation, Arian? Oo nga. Kasi maraming uri ng taxation. Saka anong uri ng ekonomiya yung tinutukoy mo? Mm. So, macro ba yan or micro? Or ano? Anong uri? Well, kayo sumagot nun. Oh, income ba yan? Microfinancing? Oh, go! Ano? Go, Vanessa. Sinubukan kitang salba para hindi mo pinalo up. Pwede ba health-related na lang? Wala, Arian. Hindi. Iba question, Arian. Iba kasta lang. Arian, okay lang kung ako yung sumagot dyan. Hindi. Kasi nakikita natin yung sama ng loob ni Arian. No, Arian, ibang question. Ah, sige, go. Oh, Ivan. Hindi, sige, kasi ganito yan. Due to the taxation dito sa ating ano, sa ating government, it's actually economy related. Bakit? Nakikita natin ngayon na yung cosplay ay nakakatulong na rin sa pagpapaunlad ng ekonomiya. So, okay, paano para? Sponsor! Anyway, paalam na, Arian. Okay. Pinuputol na ni Zapte. Oo, kinaantok na rin si Arian eh. Umihikap na. Kinakatay mo kasi yung guest natin eh. Oo. Mabayaran. Wait, ano, teka lang before I go ako. Congrats kay Ken. Yes, thanks. Ay, ano. Yun lang inaalala niya. Congrats for being third place at the Sarbos Clay. Yun lang inaalala niya. I-congrats si Ken. What a friend ka, Arian. Oo nga. What a friend ka, Arian. Sige, hayaan na natin. What a friend. Okay? Sige, Arian. Maraming salamat. Bye-bye. Yun lang inaalala niya. Oo. Hayaan mo na. Baka ma-realize na tumagod naman. Hello, viewers. Anyway. Okay. Okay. Basa muna tayo ng mga comments, okay? So, oops, agree ako doon. Maganda talaga si Miss Arian. Sabi ni Ravi Roy Fernandez. Kaya yun tinatawag na exotic. Oh, exotic? Oh. Exotic yung term namin sa ano. Gusto mo kasama ng mga foreigner. Gano'n ba siya? Okay. Checkin pa natin yung iba pa mga comments. Classmate daw ni Char. Si Aleha. Aleha. Pwede na natin i-stock yan. tapos... Jane Kevin. Okay lang. Walang MTRCB so pwede na magmura. No. Kasi may mga nanonood tayong bata. Tumawag nga last time, di ba bata? Tapos si Jamie Kevin, ang sabi niya, ha, okay lang. Yun walang na. MTRCB! LOL! Atakista. Probably basta may sikat at madami negosyo, papalapit na yon. I hope not. Eh, yung sinasabi nila siguro sa ano, yung taxation. Taxation related to, oo. Okay. Kay Aleha Infante, sabi niya, Miss Universe question. Tapang of players. Sa bagay. And Aaron Paul Topacio, bakit parang inaantok na si Arya? Kasi napagod nga siya kay Ken kanina. Anyway, bago tayo magpatuloy, commercial ad. Now, sponsor natin, Laser Extreme! Laser Extreme! Located at Market Taguig! So, pwede kayo magtirahan sa dilim ng lasers. It's... Ayan na. Ba't iba naman natin? Ayan! Laser Extreme! Ayan. Ay, wait, anda! Para may familiar na tao doon sa ad, no?
Marami may familiar na cosplayer na nandun. Anyway, Laser Extreme. So Laser Extreme located on the third floor, right? Third floor of Market Market Taguig. So pwede kayong maglaro ng laser tag. And it's one of the many branches na kung saan you'll be able to experience the best laser tag games that you'll be able to have in the Philippines. Yes, so pwede kayong maglaro. Ano yan? Anytime yan. Basta bukas na yung Market Market. Ang tanong, wala pa tayo. Hindi pa tayo lumalabas ulit sa Ustream. Hindi tayo, di. Direct, wala kami. Di, ayan. Ayun! Di okay. Lang tayo kasi kasabay. So, may dali ng konti. So, pero, na-record niya. Ayan. So, nanghamo ko kanina habang pinapalabas yung ad. Matanda siya sa akin. Sino? Si, si Banet. Ako. Oo nga. Hindi pa sinabi ko sa'yo kanina pa. Nala, medyo na-disappoint ako. Pero, okay lang din. Eh, bakit? Naalala mo yung past episode natin, si Tami saka si GM Ray? Oo nga, okay lang din. Diba? Si GM Ray, mas matanda pa kay Tami. Tandaan mo, nung pinanganak si Tami, pwede nang magninang si GM Ray doon sa kanya. So, pwede pa, pwede pa. So, yes. Natutuwa na kasi talaga ako ng babae na talaga yung... Nauungkat yung mga gusto kong itanong nung past episodes na hindi applicable sa mga guests na. Pero, bakit? Okay lang naman yung ano. Hindi okay kasi yung mga gusto kong itanong. Yung mga ano, yung mga 2001-2010 relationships. Hindi na uso ngayon yung May December eh. Ang uso ngayon yung 2001-2010 relationships. 2001-2010. Ganun na kalayo yung mga agwat. O, hindi naman ganun kalayo yung agwat namin. May December affair daw yung mga tawag sa mga ano, sa medyo yung mga 10 years. Pero yung mga nauso ngayon, 2001-2010 affairs. Anyway, yeah, pwede kayo tumawag. Tapos na tumawag si Arian. So, yung iba, pwede tumawag sa Skype. Okay, Friday night. Ayan na nga. Boys! Ang bilis! Parang dumadami agad yung mga callers natin. Sino yan? Sino yan? Parang kilala ko yan ah! Parang kilala ko yan ah! Malang ba? Experience? Ba't Arian? Ba't Arian? Oh! Shit! Ang gwapo! Shit! Oh my God! Bakit na? Nakasand, ano, nakasando na ako. So, ayan po guys, yan yung inaabangan nyo. Tapos pala yung flex pa ng muscles, oh. Ayan, nakasando pa. Hi. Kuya, kuya, huwag kayo yuyo ko. Huwag kayo yuyo ko. Ay, Yui, huwag ka masyado yuyo ko. May nakikita ako. Yui! Yui, kamusta? Ay, okay lang. Oo. Galing ka ba? Jipat ka nakasando? Pambahay mo ba talaga yan? Sorry ah, medyo delay kasi kaya ano... Oh, makinig ka sa mismo ano, wag sa... Sa Skype, wag yung stream. Skype yung painga mo. Sa Skype ka makinig. Close yeah, muna yung Ustream. Yeah, oh, pause muna yung stream mo para... Or tanggalin niyo yung sounds ng Ustream. Yan, so Louie! Louie! Okay? Naririnig ko kayo. Yan, so musta naman after nung mag-guest ka? Marami ba dumumog sa'yo? Hindi, para ayaw ko lang maaalala yung... ayaw ko lang makinig! Ay, Louie! Guest namin yes, si Vanessa. Ay, hello! Say hi, Vanessa, to Louie. Kaya, Louie, medyo... Ano, ay, paubayo mo na sa amin yung guest namin ngayon. Oo, oh, hindi! Okay. Wag! Bigay na natin yung guest natin sa kanya! Eh, kasi ayun, si Karina nag-comment na, hi, Louie. Louie, hi daw, sabi ni Karina. Bakit may tinitignan siya sa likod? Aba! Sino kasama mo sa likod? Lumilingon siya. Sino kasama mo sa likod, Louie? Inanggal ko lang yung, ano, yung ulo ng manikin. Nasaan? Ang creepy ha, may tao. Nasaan na? May tao siya! May ulo siya sa likod! So, ayan. Sabi sa inyo, walang perfecto eh. Akala nyo, doon ako si Yuri. Mamamatay tao pala. Oh, si Aleha! Si Aleha Infante, tumawag na naman. Si Yuri, nice. Oy, si Yuri, nice. So, Yuri! Yuri, mag-guess ka na lang kaya ulit dito. Oo nga. Palito siya sa akin. Ako'y tatawag para ako'y makakausap naman ng guests. Okay, magtatanong. So bagay, para dalawang buha kong lalaki na lang yung nandito, ano? Okay lang. Ano? Babawas. Babawasan yung buha. Anyway, Louie! Nasaan na yung ulo? Nasaan na yung ulo? Ano, kamusta?
ginagawa mo ngayon dyan? Bakit may ulo dyan? Hindi, ano kasi nag-prepare ako para sa Dapa Expo. Mm. Ah, pupunta ka ba bukas? Bukas, naka-ordinary lang ako. Pero hindi ordinary yan kasi si Louie. Viewer, kumbaga magpapaka-congoer lang siya. Yan, yeah, so Louie, dahil ikaw ay aming caller ngayon, meron kang 2 questions. Yan yung benefits ng pagiging caller. Ayun yung mali. Ayun yung ulo. Pinangalanan mo ba yan? Ano pangalan yan? Dito ko ginagawa yung wig ko. Kasi talaga naman kapag nade-design ka ng mga wigs. Kailangan may ulo. Oo, kahit pa paano. Sinasuot ko muna sa sarili ko tapos nalagay ko dito para finishing ng mga wig. Para pulido yung tingin. Nax. Kaninong ulo yan? Kaibigan mo ba yan dati? Baka sa kapitbahay mo yan ah. Hindi! Baka yan yung ulo ni Bram dun sa cosplay niya. Yung pinugot. Pinugot. Ay, Louie, 2 questions. Meron ka akong 2 question. Mag-stickle sa cosplay, cosplay ka, or mag-showbiz ka, or modeling, parang ganun. Wow. Cosplay or showbiz. So, di mo pwedeng, kung sakaling hindi mo pwedeng gawin pareho, no? Hmm. Sa'yo naka-ano yun? Hindi, yung tanong niya, I need to choose one lang. Yun nga, kasi hindi nga mo pwedeng gawin pareho. So, ay, cosplay. Kahit na may opportunity ka na mag... Yeah. Hindi, kasi may work ako. Hobby ko lang talaga. So Louie, medyo nakasab mo lang ng konti, hindi namin marinig. Ayan. Yun yung reason kasi may work siya. Saka hobby daw niya. Kumbaga, she doesn't see na isang magandang opportunity siguro yung pagiging celebrity. Hindi daw siya mag-a-opera. May higing kontrabida lang siya dun. Mga sinasampal-sampal. Hindi! Kapag kontrabida ka, ikaw nananampal. Sumisikat ang ano. Sumisikat ang kontrabida. I mean... Ano? Hindi naman ako magaling umarte. Pero you're going to be given an opportunity. Ayoko pa rin. Ayaw mo mag-sex star. Sa anong dahilan bakit ayaw mo ayaw niya mag-sex star? Kasi diba sabi ko may work ako. Kung wala naman akong work, hindi naman kasi stable kapag pag nag-showbiz ako or pag nag-model. Hindi siya stable na source of income. So, good. I'm just being practical. Ako sa akin, Louie, sagutin ko muna. Kasi kukontrahin ko yung sagot niya eh. Nakita ko kasi na talagang pwede mong gawing stable na income source ang pagiging artista. Tandaan mo, sino ba yung mga taong tumanda na dyan? Vilma Santos, child star, hanggang sa maging dramatic actress, hanggang sa maging nanay, maging governor. Hanggang ngayon, nag-artista pa rin. Talento kasi yun. Si Nora Honor. Nora Honor, na-discover siya as a singer. Mas maraming child tapos star na ano. Na nag-child star dati pero hindi na kilala ngayon. Pero Susan Roses. Siyempre binibilang may kilala pero mas marami yung mga hindi na sikat. Anda, hindi, pero applicable. Pwede siya maging steady source of income. Kung talentado ka. Ito, masasabi ko, newcomer siya ha. Oh, ano yun? Ano yun? Ulit, isa okay. Pa. Ano yun, pakita mo ulit, Louie, ano yan? May pinakita siya eh. Ano yun? Nakikinig lang ako sa inyo. Hindi, ano yung nilabas mo, yung pinapakita mo?
Ha? Na-distract kami. Akala ko ano yun eh. Ano yun? Pulap. Ha? Ah, okay. Inaan mo, nilalaro mo si Ulap. Ano yun? Ano? Meron siyang ano, hawak na ano. Ah, okay. Oo. Meron siyang ulo sa pusa. Oo. Hindi ko lang alam kung ano pwede natin mahinuha. Okay, Yui, ito yung sa akin. Nakita ko kasi na pwede maging stable, source of stable income ang pag-artista sa pag-model. Because hanggang ngayon, meron pa rin mga tao na nag-artista for a very long time. Naging maganda yung naging mga buhay nila. Nora Honor, Bilwa Santos, Ninyo Mula, iba, marami. Si Ninyo, umalis na rin eh. Hindi. Lumalabas-labas pa rin siya. Pero mo, ang business niya is nanggaling pa rin sa pagiging artista niya, sa pagiging child star niya, at lumalabas pa rin siya sa mga indie films ngayon. O bakumbaga, he's just giving back. Ayun. Now, if you're going to ask kung papipiliin between the two, as what ba? Bilang ano ba? Tandaan mo, ang pagiging artista, may katapat na, ano yan, consequences yan. Ang pagko-cosplay, it's just a hobby. Although, pwede kang sumikat, pwede kang maging artista, kapag nagko-cosplay ka, madi-discover ka, katulad ng ibang mga pumupunta sa pagko-cosplay, dahil gusto nila madiscover. It's the easiest way for now para makita ka. Kasi ang daming websites ngayon. Parang ako sa kanya, parang ako, bago pa lang yun, syempre, may mga time na na-offeran ka because of cosplay. So gusto kong makita yung kung saan talaga yung magmumula yung passion niya sa cosplay or magbigla ba siya magsiswitch sa showbiz. Kasi maraming ganyan. So, yung essence ng pagiging hobby ng pagpapasok. Mm-hmm. Napapalitan na siya ng pag-showbiz. Parang biglang namamatay yung ano, yung interest niya. Yung passion. Passion. Tanan mo, Yui, sige, tuloy mo. So, ganun. Ganun yung ano mo, yung nakikita mong idea. Okay, ito naman sa akin. Kung saan yung puso niya sa ngayon. Kung saan yung puso mo raw ngayon? Nasaan yung puso? Ang puso mo ngayon ay nasa cosplay. So, nasaan ba puso mo ngayon? Cosplay. Liwi, ang tanong. Nasaan ang puso mo ngayon, Liwi? Sa puso niya? May ganun. Siguro ka. Liwi, nasaan yung puso mo ngayon? Ano daw? Ano daw? Pero, Liwi! Kasi sabi niya lang, so nasaan yung puso mo? So, nasaan nga ba ang puso ni Liwi? Yan din yung tanong na marami nating viewers. Nasaan ang puso ni Liwi? Yung tanong. Liwi, ang tanong, nasaan ba ang puso mo? Nakanina yan. Hindi ako ang guest, oy, kayo. Hey, Liwi, second question! De, pero sagutin ko muna yung si Liwi. Liwi, sa akin, ito. Ang mga offers, once in a lifetime. Bibihira yan, dumating. At nagiging effective lang yan, natanggihan, kung maraming tuloy-tuloy at non-stop na mag-o-offer sa'yo. Pero tandaan mo, ang mga offers, may timeline lang yan. Meron niyang, kumbaga, expiration date din. If you're not going to get those offers, make sure na meron kang backup. Yung kumbaga, ang mga offers siya stable. Sabi mo, di siya stable. Meaning, pag stable kasi, ibig sabihin, you can live with it na yun lang. Kapag nakapasok ka na sa ano, sa business, nagiging stable na yan. Pwede na yan magtuloy-tuloy. It's up to the person para maging ano yan, para maging stable siya. Yun yung ano dyan. Ngayon, ang sinasabi ko naman, ang offers kasi is fleeting. Kaya, kung ikaw, kung iano sa'yo, or sa ibang tao, I would suggest, grab the opportunity. Tapos, kapag may free time ka, pwede ka parang bumalik sa pagko-cosplay. Wala namang masama kung ano, kung halimbawa, isang artista, mag-cosplay siya. Pero siguraduhin niya na alam niya yung ginagawa niya. Okay. Para hindi siya magbuhang tanga. Liwi, okay. Second question na tayo.
Ano second question mo, Louie? Actually, yung tanong ko sa kanya, kadugtong sana nito. Okay, so ano yung second? Next question. Pero hindi para sa kanya yung question, para sa dalawa. Ha? Para sa dalawa sa inyo. Bakit? Kasi yung sagot niya. So, basically, nasagot na ni Ivan, tatanungin ko sana si Ivan, kung ano yung mapapayo niya sa manifesto niya sa pagkukosin. Pero mukhang nasagot na ni Ivan. Okay, so, yung ano question ba? Ano yung tanong mo dapat? Huh? Kung ano daw yung papayo niya? Sa? Oo, pero I think nasagot na ni Ivan, di ba? So, ang tanong ko naman kay Alvin, ano yung mapapayo mo sa kanya as a viewer ng cosplay? Ah, love mo! Teka, so mapapayo ko bilang isang viewer. Kasi, palagay ko kasi sa cosplay, merong or kahit anong opportunity, pwede yan tumagal. Depende kasi kung ano yung talento talaga. Kahit sa cosplay, naniwala ako na sa ibang setting, sa ibang lugar, pwede maging profession ng cosplay. Pero sa Pilipinas, wala pang profession ng cosplay. Pero pwede siya maging stepping stone. So, yung kung sabihin natin na stable na income, nasa tao yan kung ano yung talento mo, kung hanggang saan ba abot yung talento mo, sa kahagasan mo ba magugustuhan yung ginagawa. Kasi may mga yun nga, kaya hindi rin ako maka-agree na stable ang showbiz. Kasi maraming nawawala. Marami akong kilala rin na hindi na nag-showbiz na child star. May isang prof sa UP na child star dati, Tumigil. Si ano? Si Atong. Atong Rodillas. Prof Atong. Ayan. Tapos yung sa akong kamag-anak sa Laguna. Si oh, ay si Muñoz. Hindi, si ano, si Leandro. Ah, si Leandro Muñoz. Oo. Oh. Baldemar. Akala ko si Leandro Muñoz. Hindi, Leandro Baldemar. Adin yung Muñoz na kasi. Hindi, so ano, medyo di nga siya stable kasi depende yan hanggang saan, ano ba yung trend, ano ba yung hanggang saan ba yung kakayanin mo, hanggang saan ba yung competition. Kahit sa cosplay, magagawa mo ba yan na pamatagalan, stable ba yan? So, kailangan mo rin i-assess kung hanggang saan ba yung kakayanin, hanggang saan ba yung career mo, ano ba yung backup plan mo pagkatapos. Kahit saan career naman eh, boksingero ka, ano ba gagawin mo pagkatapos, di naman habang buhay na mapag-boxing. Ilan mo, si Pacquiao. O, kusinero ka, eh paano kung bigla kang napilay? Eh, ng kamay. Pilay na kamay. So, anong bakit ano? Pwede ka pa rin magturo. Ayan, so, laging i-assess mo kung hanggang saan ka and ano yung backup plan. Naniniwala ako sa ano eh, contingencies. Parang ano, laging may sasalo. Ayun. Ito, comments ng mga natin. Si CLRS, ang sabi niya, depende kasi yun kung hanggang saan yung kasikatan mo. Well, that's what he thinks. Ito yung maganda last time na caller na natunga nga tayo. Oo. Yung pangalan niya ulit, si... Wait. Si MV to. Si MVN. Si MV ba? Yes. Ayun, si Venus. Oh. MV. Oh. Hi, MV. Tapos yun nga. Si Wilbert. Sabi ni Wilbert, puso ni Louie na kay Ivan. Wow! Si Wilbert na, yes. Si Winnie. Uy! Bukas na! Alin? Yung show ni Wilbert. Ano show ni Wilbert? Wawa Willy! Doon sa video ng Chetter! Ay hindi! Hindi naman siya ng Zelda Chetter! It's Willy Chetter! So, thank you Louie sa mga tanong mo. Sana nasagot namin yung question. Basta ano kay